Aba, Yahuwa. Ang aming makapangyarihang alahim. Okay. Ang nag-iisang tunay na Diyos. Amen. Sa pamamagitan po ng aming mga pag-awit, opo, binuksan po namin ang aming mga puso. Narinig mo po ang mga pagsamo ng iyong mga lingkod. Opo. Narinig mo po ang mga awit ng aming katapatan, pagtitiwala at pag-asa. Amen. Higit po sa lahat, narinig mo po, Aba, ang pagpupuri at pagpapasalamat ng bawat isa. Totoong napakabuti at napakabait mo po sa amin. Kung buhay at malakas man ang iyong mga lingkod, kung nagdanas man kami ng kapayapaan sa aming mga tahanan at sa aming mga pag-iisip, kung nakaranas man kami ng mga tagumpay sa aming mga gawain, hindi po dahil sa kami ay magagaling o marurunong. Ikaw po ang may gawa ng lahat ng ito. Amen. Salamat po ng maraming marami, Aba. Tinutupad mo po ang iyong mga pangako. Totoong totoo po ang dakila mo pong pangalang Yahuwa ay sagisag ng pag-ibig, kapayapaan at pag-asa. Amen. Sa iyo lamang po, Yahuwa Alahim, ang lahat ng kapurihan. Panginoong Yahusha, tumatawag at lumalapit din po kami sa iyo sapagkat kung susuriin namin ang aming mga sarili, nagkasala ang bawat isa. Maawa ka pong patawarin kami sa aming mga kasalanan at ipamagitan sa ating Aba. Amen. Hangad po naming maging karapat dapat sa ating Aba. Opo. Linisin mo po ang aming karumihan. Amen. Ama naming Yahuwa, muli po kami mag-aaral ng iyong mga kautusan. Opo. Tanglaw ng aming pag-iisip at pag-uugali. Opo. Buksan mo po ang aming pag-unawa. Basbasa ng aming mga kapatid na magtuturo sa pagtitipong ito. Ibigay po ang mga katangian na kanilang kailangan sa kanilang pagtuturoy. Ikaw po ang kanilang marinig at maramdaman. Basbasan mo po ang lahat ng mga sambahayan at mga kapatid na kapiling namin ngayon. Ibsan mo po ang mga nahihirapan at ibalik ang kalusugan ng mga may karamdaman. Basbasan at tanggapin mo po ang aming mga handog. Pagpalain at pasaganain ang pamumuhay ng iyong mga lingkod. Sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin sa tanging pangalan ng aming hari at dakilang tagapagligtas, ang iyong bugtong na anak na si Kristo Yahusha. Amen. Amen. Shabbat shalom po, mga mahal na kapatid, sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang pabagat po ng ating leksyon sa ating pagtitipon ngayon ay ang mapapalad. Mapalad ang mga dukha sa Espiritu. Ang layunin po ng ating leksyon ay bigyan tayo ng malalim na pagkaunawa tungkol sa tamang pagsunod
sa mga kautusan ng ating Aba. Nakatitiyak po tayo, 100%, na walang tagapagturo sa panahon natin ngayon, maging sa darating pang mga panahon, ang tututol kung sasabihin natin na ang ginawang pagsunod ng ating Panginoong Yahusha ang pinakadakila at pinakamagandang paraan at halimbawa ng pagsunod sa mga kautusan ng ating Aba. Hindi lamang itinuro ng ating Masiyak ang kahulugan ng mga batas, kundi itinuro at sinunod niya pati ang espiritu nito. Kaya kung mayroong mang isang pinakamahalagang bagay na dapat naisin ng tao na gawin sa kanyang buhay, ay walang iba kundi ang tularan at sundan ang hakbang ng ating Panginoong Yahusha. Sinunod ng ating Masiyak ang mga batas, namatay man ay nabuhay maguli at ngayon ay nasa langit na. Tayo rin mga kapatid, kung susunod tayo tulad ng ating Masiyak, mamatay man tayo, tayo ay bubuhay maguli at doon sa langit, tayo ay mananahan. Kaya po sa ating pagsisimula, ang unang tanong na ating sasagutin ay ganito, sino po ang nag-aaral ng katotohanan mula kay Yahusha ang magiging katulad niya? O paano magiging katulad ng ating Panginoong Yahusha ang isang taong nag-aaral ng kanyang mga salita? Ito po ang sinasabi ng Biblia. Dito po sa aklat ng Efeso 4:21-24. Hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Yahusha? At bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanan nasa kanya? Kaya talikuran niyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawa nito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin niyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita ninyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Sino po ang nag-aaral ng katotohanan mula sa ating Panginoong Yahusha ang magiging katulad niya? Yung pong nakahandang iwan at talikuran ang dati niyang pamumuhay. Ano po ang kahulugan ng talatang nakahandang iwan at talikuran ang dating pamumuhay? Nakahanda po na magbago. Ano po ang layunin ng kanyang pagbabago? Upang siya ay maging matuwid at banal katulad ng ating Aba. Paano po makakamit ng tao ang pagbabago na maghahatid sa kanya sa kabanalan at sa katwiran? Babaguhin po niya ang kanyang pag-iisip at pag-uugali. Bakit po ito ang uri ng pagbabago na hinahanap ng ating Aba? Sapagkat ito po ang pagbabagong mamamalagi, permanente po. Kung ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa pag-iisip at pag-uugali, hindi po yan mamamalagi. Mahina at panandilian lamang. Hindi makakamit ng tao ang uri ng kabanalan at katwiran na hinahanap ng ating Aba. Sa makatwid, ayaw po ng Diyos ang kalagayang mabait ka ngayon, tapos kinabukasan ay kabaliktaran naman ang nakikita sa iyo. Nais ng ating Alahim na patuloy ang pagbabago. Nais ng ating Alahim na tayo'y matuwid at banal sa lahat ng pagkakataon. Ano pong pagbabago ng pag-iisip at pag-uugali ang itinuturo ng Panginoong Yahusha? Dito po sa aklat ng Mateo 5:1-10. Nang makita ni Yahusha ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya at binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis
sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at naguuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ano pong pagbabago ng pag-iisip at pag-uugali ang itinuro ng Panginoong Yahusha? Mga kapatid, ang ating binasa, mga kapatid, ay mga talatang nilalaman ang mga pangungusap ng turo ng ating Masiya tungkol sa taong tunay na mapalad at pinagpapala ng ating Aba. Paano po natin makikilala ang mga taong binago na ang pag-iisip at pag-uugali kaya sila ay tinawag na mapalad ng ating Panginoong Yahusha? Sila po yung mga taong taglay ang mga katangian na hinahanap ng ating Aba. Ano-ano po yung mga katangian na itinuturo ng ating Masiyak na nais na makita ng ating Aba si isang tao upang siya ay magiging banal at matuwid at makatanggap ng pagpapala? Una po, dukha sa Espiritu. Pangalawa, nahahapis. Mga nahahapis, ano pa po? Mapagpakumbaba, mga nagugutom at nauuhaw sa katotohanan, mahabagin, malinis ang puso, mapagpayapa, mga inuusig dahil sa katotohanan. Pansinin po ninyo, mga mahal na kapatid, ang tinatalakay po natin ngayon ay yung katangiang dukha sa Espiritu. Subalit bago namin sabihin sa inyo ang kahulugan ng dukha sa Espiritu, alamin muna natin kung ano ang magagawa ng Espiritu sa tao. Ano po ang kaukulan o kahalagahan ng Espiritu ng tao? Dito po sa Roma 8:16. Ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. Ano po ang kahalagahan o kaukulan ng Espiritu ng tao? Ang tao po ay nilikhang may Espiritu upang magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Sa ibang salita, sa pamamagitan ng Espiritu, ang tao ay nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Sa makatuwid, kung ang tao ay walang Espiritu, wala po tayong pinagkaiba sa mga hayop. Sino po ang dukha sa Espiritu? Sa aklat ng Isaias po, 64:6, ganito ang sinasabi. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ng katulad. Nalanta na tayong lahat, gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasalanan. Sino po ang tinatawag na dukha sa Espiritu? Siya po yung kumikilala ng kanyang kakulangan sa Espiritu. Bakit ang tao ay kapos o dukha sa Espiritu? Dahil sa ganang ating sarili, ang ating mabubuting gawa ay parang maruruming basahan lamang. Sa ganang ating sarili, mga kapatid, hindi tayo maaaring maging ganap sa Diyos. Wala po tayo maaaring ipagmalaki sa ating Aba. Sa makatwid, ang dukha sa Espiritu ay ang pagkilala sa ating kahinaan at kakulangan sa buhay at sa halip na magbigay ng mga palusot at dahilan sa nagawang kasalanan ay mabilis na kinikilala at tinatanggap ito. Ang taong dukha sa Espiritu ay nagsisisi at hindi nagmamalaki, hindi nagmamagaling, hindi po mayabang. Bakit po hindi kinikilala ng tao ang kanilang kadukhaan sa Espiritu? Sa aklat po ng Lucas 18:9-12, isinalaysayrin niya ang talinghagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili na sila'y matutuwid at inahamak ng iba. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin.
ang isa'y pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang pariseyo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, "Diyos, pinasasalamatan kita na hindi gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita." Bakit po hindi kinikilala ng tao ang kanilang kadukhaan sa Espiritu? Dahil napakataas ang tingin at pagtitiwala nila sa kanilang mga sarili. Bakit ganun na lamang ang kanilang pagtitiwala sa kanilang mga sarili? Dahil religyoso daw sila, mga kapatid. Meron po bang mga taong ganyan ngayon? Marami po. Dahil sa laki ng halaga ng kanyang buloy, dahil sa kanyang katayuan sa lipunan, o dahil sa haba ng kanilang pagpapanata, o dahil sa mga parangal at papuri na natatanggap, ay nilalait ng iba. Ano ang sinasabi? Kami ang banal. Kami ang matutuwid. Kami lamang ang maliligtas. Kami lamang ang kilala ng Diyos at ni Kristo. Wala kayong kaugnayan kay Kristo o sa Diyos kung wala kayong kaugnayan sa aming leader. Meron pong tawag dyan, mga kapatid. Mapagmataas. Sino po ang halimbawa ng dukha sa Espiritu? Sa aklat po ng Lucas, 18:13-14. Subalit ang maniningil lang buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, "Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas ng kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas." Sino po ang halimbawa ng dukha sa Espiritu? Ang maniningil ng buwis. Paano po nahayag ang kadukhaan ng kanyang Espiritu? Napagbag ang kanyang loob dahil sa kanyang mga kasalanan. Sa halip na itaas niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang katayuan o katungkulan sa lipunan, ang nakita niya ay ang kanyang kasalanan. Kaya nagpakumbaba. Sinuri niya ang kanyang sarili. Kinakabahan siya. Dinadagukan ang kanyang dibdib. Aburido. Dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, hindi man lamang makatingin sa langit, nakitaan siya ng kababaan ng loob. Paano po siya nakitaan ng kababaan ng loob? Nanalangin at humingi ng tawad. Sana ganun tayo, mga kapatid. Suriin natin lagi ang ating mga sarili. Lagi tayong nananalangin sa Diyos at humihingi ng tawad. Huwag tayong gumaya sa leader at kaanib ng ibang relihiyon. Ipinagmamalaki ang mga parangal at pagkilala na natatanggap sa mga ahensya ng gobyerno o organisasyong pangtao. Kaya kahit taliwas na sa Biblia ang itinuturo sa kanila, sunod pa rin ng sunod. Walang panahong suriin ng mga sarili sapagkat ang kanilang katwiran ay nakabatay sa pagtitiwala sa sarili at sa mga papuri na sasabihin ng ibang tao sa halip na magtiwala sa magagawa ng ating Ama. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Doon po sa halimbawang binanggit, sino po ang pinaging dapat? Ang pinaging dapat po ay ang maniningil ng buwis. Siya ay dukha sa Espiritu.
Bakit po? Sapagkat inamin niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa upang maging sakdal sa harapan ng Diyos sapagkat siya makasalanan. Saka pa lamang po natin masasabi na tayo ay dukha sa Espiritu. At dahil dukha sa Espiritu, sila po yung masugid na naghahanap kay Yahusha. Kaya mapapalad po ang mga dukha sa Espiritu. Bakit po mapalad ang mga dukha sa Espiritu? Ganito po ang nakasulat sa aklat ng ikalawang Korinto 8:9. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Yahusha Kristo, na bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Bakit po mapalad ang mga dukha sa Espiritu, mga kapatid? Sapagkat sila po yung unang-unang makakasumpong ng biyaya ng Panginoong Yahusha. Bakit ang mga dukha sa Espiritu ang makakasumpong ng biyaya? Dahil sila po, bilang mga dukha sa Espiritu, sila yung sabik. Sabik kay Yahusha, sila yung nangangailangan ng higit sa ating Panginoong Yahusha. Mga taong kinikilala nila ang kanilang karukhaan sa Espiritu. Ano po ang biyayang ito? Ang biyayang ito na binanggit, magiging mayaman. Mayaman po saan? Mayaman sa pagpapalang kaligtasan. Paano po tayo magiging mayaman kay Yahusha? Unang Timoteo po, 1:14-16. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Yahusha. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Yahusha ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Yahusha ang kanyang di masukat na pag-ibig sa akin at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Paano po tayo magiging mayaman kay Yahusha, mga kapatid? Kung tayo po ay makikipag-isa sa ating Panginoong Yahusha. Sa ating pong binasa, sino ang halimbawa ng nakipag-isa kay Kristo Yahusha? Si Apostol Pablo po. Ano po ang sinabi ni Apostol Pablo? Si Kristo Yahusha ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan. Sa sinabi pong yan ni Apostol Pablo, sa pag-amin na niya po na siya ang pinakamasama sa mga makasalanan, doon niya nasumpungan ang ating Panginoong Yahusha. Noong kinilala niya ang pagiging makasalanan niya, doon niya nasumpungan ang ating Panginoong Yahusha. Doon siya nakipag-isa. Anong kayamanan mayroon si Yahusha, mga kapatid? Ang atin pong kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan na ipagkakaloob sa atin pagdating ng araw.
Ano pa po ang kayamanan kay Yahusha? Epeso po, 2, mga talatang 12 hanggang 13. Noong panahong yun, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Noo'y nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yahusha, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ano pa po ang kayamanan na ating makakamit sa ating Panginoong Yahusha? Yun pong tayo ay makabilang sa tipan. Sapagkat ang banggit po, dati tayo ay hiwalay kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel, hindi saklaw ng tipan. Yung tipan, nakabatay sa mga pangako ng Diyos. Ano pa po ang sinabi? Inilapit tayo sa Diyos mula sa pagiging walang Diyos. Ito po yung kayamanan. Meron pa bang kayamanang hihigit dito, mga kapatid, na kapag tayo ay nailapit sa Diyos? Meron pa kaya? Wala na. Wala nang kayamanang hihigit pa. Ano po ang sabi sa mga hiwalay kay Kristo? Walang pag-asa at walang Diyos. Pero ngayon, inilapit na tayo sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sino po ang makadarama ng pagsama ng Diyos? Isaiah po 57:15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Sino po yung makakadama ng pagsama ng Diyos? Yun pong mayroong pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Ang sabi po sa ating binasa, ang sabi ng Panginoong Yahusha, ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at saan pa? Gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob. Ano po ang dahilan? Upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Ito po yung sekreto. Para natin madama sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isip, yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Ito po yung sinabi. Mananahan, maninirahan ang Diyos doon sa mga may pagsisisi at mga may mapagpakumbabang loob. Ano po ang ipinahihintulot ni Yahuwa upang hindi tayo mahulog sa pagmamalaki, mga kapatid? Pakinggan po ninyo ang nakasulat sa ikalawang Korinto 12:7. Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Ano po yung isang bagay na ipinahihintulot
ang ating Amang Yahuwa upang hindi tayo mahulog sa pagmamalaki, mga kapatid. Yung pong kahinaan. Kung minsan, hinahayaan ng ating Ama na tayo ay magdanas ng isang bagay na magpapahina sa atin. Sino po ang halimbawa dito sa ating binasa? Si Apostol Pablo po. Ihinahayag ni Apostol Pablo dito yung kanyang naranasan. Ano po ang kanyang naranasan? Kapansanan. Ang sabi niya, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang ako ay pahirapan. Ano po yung dahilan? Upang hindi siya maging palalo. Sapagkat mga kapatid, kung babasahin po natin yung kapitulo 12, makikita po ninyo dyan kung ano yung ipinahayag ni Apostol Pablo na kamanghamangha. Sabi niya, kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin. Pinahayag niya. Eh para huwag siyang magyabang, binigyan siya ng kapansanan. Ano po, mga kapatid, ang hiniling ni Apostol Pablo doon sa kapansanan? Sapagkat nahihirapan na siya. Kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako, yun ang sabi niya. Ano po yung kanyang hiniling? Mga huling talata po na ating babasahin. Ikalawang Korinto pa rin po, ipagpapatuloy natin ang basa sa talatang 8 hanggang 10. Tatlong beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pang-uusig, at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Ano po yung hiniling ni Apostol Pablo, mga kapatid? Doon sa kapansanan na sa kanya ay ipinagkaloob. Sabi niya, tatlong beses akong nakiusap na alisin ang kapansanan sa kanyang katawan. Pero ano po ang tugon ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, sapat na. Sapat na sa iyo ang aking biyaya. Bakit po? Ano daw ang kaukulan ng kahinaan? Ang kapangyarihan ng Panginoon ay nakikita sa kahinaan. Kayo, ano po ang naging pagtanggap ni Apostol Pablo? Maligaya siya sa kanyang kahinaan. Si Pablo po ay isang dukha sa Espiritu. Dukha siya sa Espiritu. Inamin niya na siya ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan. Pero dahil po dito, dahil sa naging tugon sa kanya ng Panginoon na sapat na sa iyo ang aking biyaya, hindi na niya ipinilit yung kagustuhan niya na alisin sa kanya. Na alisin sa kanya yung kapansanan iyon. Naging kontento na siya. Ang totoo, ipinagyabang pa niya ang kanyang kahinaan. Bakit po? Sapagkat ang sabi niya, kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos.
mga mahal na kapatid, tayo man po maaring nagdaranas ng kahinaan. Subalit, baka ang hindi natin alam, ipinahihintulot lamang ng Ama sa atin ang ating mga kahinaan upang ating mapagtanto na tayo ay dukha sa Espiritu. At dahil dukha tayo sa Espiritu, kailangan natin siya. Kailangan tayong tumawag sa Kanya. Ang bilin sa atin ay nakikita sa ating kahinaan ang kapangyarihan ng Panginoon. Ano po ang kapangyarihan niya na nakikita? Yung pong magkaroon tayo ng lakas ng loob, mga kapatid, na tumawag sa Kanya. Yun pong aminin natin sa ating sarili na tayo'y mga dukha sa Espiritu na lalong higit na nangangailangan sa ating Ama at sa ating Panginoong Yahusha. Manatili tayong nanghahawak sa mga aral na itinuro sa atin, mga kapatid. At umasa tayo sa sinabi ng ating Panginoong Yahusha, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mga mahal na kapatid, bago po tayo manalangin, inaanyayahan po namin kayong tumayo at sabay-sabay nating bibigkasin ang pagpapahayag ng Shema. Ikaw o Yahuwa Aba, ang iisa naming alahim. Pakikinggan namin ang lahat ng iyong iniuutos ng may banal na takot. Iibigin ka namin, Yahuwa Alahim, ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga salita mo ay ilalagay namin sa aming puso. Amen. Nalangin po tayo. Aba, aming Aba, Yahuwa na aming alahim sa langit, Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat, lumalapit po kami ng buong pagkapakumbabaan na may pagsisisi, Ama. Inaamin po namin, marami kaming kasalanan. Sa kabila ng mga kabutihan mo, kung minsan ang nasusumpungan mo sa amin ay paglabag. Ama, inaamin din namin sa iyo ngayon, mga dukha kami sa Espiritu. Ikaw ang aming kailangan. Salamat ng maraming marami sa iyo, Ama. Salamat ng maraming marami sapagkat patuloy mo kaming inaabutan ng mga biyaya. Ang biyayang ito, mga aral mo, nagbibigay sa amin ng inspirasyon, nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, nagbibigay sa amin ng pag-asa. Kung kami man ay nagkasala, ikaw na aming mahabaging alahim, pagpapatawad ka sa aming mga kasalanan. Ama, alam mo ang laman ng aming puso, kilala mo po kami. Bukas na aklat ang aming buhay sa iyo. Wala kaming maitatago. Sapagkat ikaw ang may likha sa amin. Alam mo ang aming kalagayan. Alam mo ang mabuti para sa amin. Ama, ligapin mo kami. Huwag mo kaming pababayaan. Lalo na
sa pangapanahong ito habang lumalapit ang kawakasan, mas lalo namang pasama ng pasama ang mundo na aming kinalalagyan. Subalit buo na po, Ama, sa aming puso, sa aming sarili, ang iyong mga aral na kaukit na sa aming puso, kahit ano pa ang tumating sa mundong ito. Paglilingkuran ka namin, sasambahin ka namin, luluwalhatiin ka namin. Walang saysayang buhay na ito kung hindi namin gagamitin sa paglilingkod po sa iyo. Panginoon po naming Yahusha, aming hari, aming tagapamagitan at tagapagligtas, ikaw ang namatay upang kami ay mabuhay. Ibinuwis mo ang iyong sarili para sa amin. Panginoon, idinadalangin po namin, huwag nawang masayang ang lahat ng aming mga pinagpagalan. Marami kaming bagay na mga tinitiis, alang-alang sa karapatang ipinagkaloob sa amin. Panginoon, huwag sanang masayang ang lahat ng ito. Dagdagan mo pa po kami ng pagtitiyaga, ng tibay, ng kalooban. Na kahit na anong dumating sa aming buhay, hindi kami hihiwalay sa iyo. Hindi kami hihiwalay sa Ama. Magpapatuloy kaming maglilingkod sa iyo at sa ating Ama hanggang sa wakas po ng aming buhay. Patuloy mo kaming idalangin sa ating Diyos. Mapatawad ang aming mga kasalanan. At nawa, makabilang kami sa mga sasalubong sa iyo sa ikalawa mo pong pagparito. Lubos po, Ama, ang aming pag-asa. Dinirinig mo ang aming mga dalangin. Ang lahat ng ito ay amin pong ipinapakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusha Hamasiyak. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwa Abba lumukob sa atin. Ang alaala at kapayapaan ni Yahusha Hamasiya magpalakas sa atin. At ang laging pagsama ng Ruach Kodesh sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Brothers and sisters, just a few announcements before we go ahead and part ways. We just want to let everyone know that our BQA and BHP for the next, we will not have our BQA and BHP for the next 2 weeks. We're going to resume the BQA, the BHP, beginning January 10, 2023. In the meantime, let us prepare for our upcoming discipleship training program. And let us prepare ourselves for the orientation. The orientation of our program will be for Sunday, January 15, 2023 at 5 o'clock p.m. Pacific Standard Time. So in the time being, let us go to the discipleship training program private group. So when you are on Facebook, please request that you be added as a participant or to join this private Facebook group. And so it's a private Facebook group. There are admins who are going to filter and look at the brethren or the people who are going to request to be added on here. One of the prerequisites before you can be added is that you must be a registered member of the Assembly of Yahusha and that you're using your, not a dummy account, but your real account. And so your real name is what's going to be on your Facebook. So
please go to our Facebook page. Go to Facebook and just type in AOY, Discipleship Training Program. And then you will have selections there. And just select the Discipleship Training Program and that you'll be added to the private group. And in the meantime, we have 2 weeks to go ahead and memorize the Shema, the Ten Commandments, and the Beatitudes. And we're going to be interacting with all of you in the private Facebook page so that we can be fully prepared for our upcoming discipleship training program. That is all. May Yahuwah Abba and Yahusha HaMashiach bless all of us.